Magandang umaga po. Dalawa muli ang ating pag-uusapan ngayon. Una ay ito pong lumalabas, dalawang Marcos ang kandidato for president sa Mayo ng 2022. Medyo may mga pwede hong mangyari dyan at maaaring mabahala ang mga supporters ng Marcos. Okay? Pangalawa, ating pong pag-usapan, kung yung mga gunita, nag-upload po ako kahapon lang ng problema ng mga OFW sa mga taga-Polo, yung Philippine Overseas Labor Office. Natanggap ko po ang napakaraming reklamo at comment, parang walang natutuwa sa Polo sa kailang serbisyo sa mga OFW. Kaya atin din pag-uusapan po ngayon. Pero bago ang lahat, huwag po niyong kalimutan, mag-subscribe dito po sa channel na ito, Mike Abe Opinions. Click lang po ang notification bell. At pakishare na rin po ninyo sa inyong mga friends at pamilya para po makarating sa kanila ang iba pang mga impormasyon ng channel na ito sa araw-araw. At pwede niyong balikan ang mga na-upload ko dito, mga video, kung kayo po ay nakapag-subscribe na. Okay? Well, ito nga po yung ating pag-usapan. Base sa record po ng Commission on Election, dalawa ang kandidatong Marcos. Siyempre, una si Bongbong Marcos na mayroong partido at mga taga-suporta dito at sa abroad. Meron pong isang pangalan na lumabas, Marcos din, pero Maria Aurora Marcos, independent candidate. So ang tanong, sinasadya ba ito? Planado ba ito? Sino ang nasa likod nito? Kasi independent candidate. Mahirap kumandidato ang independent kapag panguluhan, pampangulo ang galawan at nationwide ito. Bakit pinayagan ito ng COMELEC? Baka po ito ay maging dahilan ng pagkalito ng mga Marcos supporters at followers at botante pagdating ng eleksyon. Kasi po alphabetical ang sa balota nakasulat. Ibig sabihin dalawang Marcos magkatabi. Maraming butante na hindi na ho nababasa ang kumpletong pangalan. Pag nakakita ng Marcos, yun na yun. At kung ano bang pangalan gusto nila iboto, yun na yun. Pero hindi nakuha yung pangalan. Ay magkaiba yung Bongbong at saka Maria Aurora. Pero parehong Marcos. Nakakabahala talaga yan. Ano kaya ang gagawin dito at ano ang plano at sino ang nasa likod nito? Kaya kayo pong mga followers, supporters ni Marcos, kayo po'y malayang makapag-comment, react sa isyong ito. Alam nyo, itong election sa ilalim ng computerized system, iba ito kumpara doon sa mano-mano. Nung araw, hindi tayo malilito kasi ilalagay natin ang pangalan, susulat natin ang pangalan ng gusto nating kandidato. Nung araw, kasi mano-mano yan. Ngayon po hindi, computerized na, nandun na ang lahat ng mga pangalan ng kandidato, alphabetical pa yan, pagkatapos yung oblong or bilog, lalagyan mo lang ng kulay black yan, nakaboto ka na. Dahil yun ang babasahin ng masin. Eh paano nga po kung ang nailagay mo dun sa yung oblong na nalagyan mo ay yung Aurora Marcos. Pero ang gusto mo pala ay Bongbong Marcos. Aba, ang laki niyan, problema niyan. At pagka ito po yung nangyari, makikinabang dito ay yung susunod na kandidato na malapit sa Marcos. Kung sino yung number 2 or number 3. Kapag kahulaban na talaga. Kasi kung mahahati yung Marcos, both, kasi mayroong bagong Marcos, abay, ang laki ng tsansa na yung susunod na makakuha ng maraming boto dahil mahahati nga yung Marcos. So kailangan po ito'y liwanagin. Inuulit ko, yung Bongbong Marcos ang mas kilala, pasintabi na, kumpara dun sa ibang Marcos. Si Marcos, ang daming disqualification cases na kung sino-sino at saan ang galing. Hindi pa nga tapos sa COMELEC yung iba. Itong Aurora Marcos, wala naman yatang nag-file ng disqualification. So kailangan ito ay ayusin ng COMELEC. Malaking hamon sa COMELEC ito. At ngayon pa lang po, alos 4 months before ang eleksyon, dapat kumilos na ang mga abogado ng BBM group para liwanagin ito. Mahirap pagkalituhan. Alam mo naman, pagka binasa ng masin, ay kung dalawang Marcos, so kanino pupunta ang boto? Di ba mahirap? So, ang COMELEC na po ang bahala dyan kung paano nila i-handle yan. Pero kailangan may magpetisyon, kailangan mayroong magreklamo. Kasi kung walang reklamo, natatanggapin ng COMELEC tungkol dyan sa dalawang pangalan, tuloy-tuloy yan na nagagawin nila.
at ipiprint ang sa balota. Kundi ako kakamali, by January, magsisimula na po ang printing ng lahat ng mga balota at election paraphernalia. At kung dalawang Marcos ang malalagay dyan, malaki ang posibilidad na magkaproblema at ang makinabang ay kalaban ng mga Marcos. So ayan po, malaya po kayong makapag-comment, react sa isyong ito. Basta political exercise, lahat ng Pilipino pwedeng mag-react at magsalita sa ganitong mga sitwasyon. Dahil tayo po ang mga butante, tayo ang mga susunod kung sino ang ating dapat na iboto pagdating ng eleksyon. Kaya sa umpisa pa lang, dapat malinis na ito ng COMELEC para ho walang magiging problema. Okay? Pangalawa na ating pong pag-usapan, kung yung mga gunita, nag-upload ako kahapon tungkol ho sa mga kalagayan ng Overseas Filipino Workers, OFW, na hindi na asikaso ng Polo or ito nga pong Philippine Overseas Labor Office. Yan po sa gitnang silangan. Pero after pong i-upload ko ito, teka muna, antindi po ng reaksyon ng mga tao at salamat po sa inyong comment at sumbong. Hindi lang pala sa gitnang silangan may problema. Akala ko Saudi Arabia lang. Akala ko sa Kuwait, sa Qatar. Ah, yung pala ay marami. Pati United Arab Emirates, may reklamo rin sa Polo at iba pa sa Middle East. Okay? At maging dito sa Malaysia, sa Taiwan, Thailand, at kung saan pa mayroong Polo ang opisina na under ng Department of Labor, ay halos isang reklamo. Antipatiko raw po yung mga taga-Polo. Hindi daw inaasikaso. Pag nandun doon ang OFW, parang pilit na pilit tulungan. Kahit na may mga problema, ang kulang sa sweldo, hindi pinasweldo, inaharas ng employer, gusto nang umuwi, may sakit, gusto nang magkaroon ng exit visa at iba pang dokumento para makauwi ng Pilipinas, hindi raw inaasikaso ng Polo. Abi, para saan sila dyan? Kaya sila nandyan para sila ang mag-aasikaso ng lahat ng problema ng OFW. Bill, ang Polo kasi under ng Department of Labor and Employment, under ng Office of the President. Pag ang Pangulo ay nagpupunta ng gitnang silangan o sa ibang bansa, ah, grabe makasipsip ang mga taga-Polong yan, parang walang problema sa kanila. Yung pala, pinagtatakpan, parang gano'n. Pag alis ng Pangulo, ayan naman pala ugali nila. Parang galit silang tumulong sa kapwa. Samantalang yun ang kailang trabaho, pinapasweldo ng mga Pilipino para maglingkod sila. Pagkatapos, ganyan pala. So lumalabas po, dun sa nakakarating sa akin, halos lahat ng opisina ng Polo at mga tauhan ng Polo inireklamo ng Overseas Filipino Workers. Wala pala kayong silbi, parang gano'n dating. Kayo pa yung nagiging problema sa kabila ng dapat kayo ang magbigay ng solusyon sa problema ng OFW. Mahal ko ang mga OFW dahil billion dollars ang remittance nila sa Pilipinas at yan po ang nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Kaya magandang ating ekonomiya dahil napakarami na perang pinapasok sa Pilipinas galing sa mga OFW. Ay bakit naman po ganito? So, patapos na ang Duterte administration, hindi nila na-resolve. Nung mga nakaraang gobyerno, problema ito. Hanggang ngayon pala, problema pa rin. Bakit pa ulit-ulit ito? Hindi ba dapat trabaho muna kayo mga taga-Polo para sa kapakanan ng OFW bago yung inyong negosyo o anumang interest ninyo kung kayo bakit nandyan? Although ang interest kaya kayo nandyan ay para tumulong sa lahat ng Overseas Filipino Workers. So nakakagulat talaga itong sitwasyong ito at nakakabahala. So yan, hanggang dyan na muna po at kayo po ay pwede mag-react, comment sa dalawang isyong ito na mahalaga. Mahalaga ito para sa ating lahat, pambayan, politika at kalagayan ng mga manggagawa sa abroad. Muli, marami pong salamat. Magandang umaga po. God bless.